Ang video po natin ngayon ay magpa-register po ng SIM card sa Globe Network. Alamin po natin kung hanggang ilan po yung kayang ipa-register sa isang pangalan lang. So, mayroon po ako ditong 12 na cellphone. Ayan. Kasama po itong gamit ko. Ipa-register ko po ito sa pangalan ko at saka sa pangalan ni Mrs. So, subukan po natin kung ilang SIM ang kayang ipa-register sa isang pangalan lang. Lahat po ito ay Globe at TM lang. So, kailangan lang po natin ng isang valid ID. Kasi pipicturan po natin ito mamaya. Tapos mag-selfie din tayo. Papunta lang po tayo sa Google. So, i-type lang po natin yung SIM registration. So, bali yung 5 dito ay napa-register ko na. Yung 3 po ay pangalan ko, yung 2 po ay pangalan ni Mrs. Meron pa pong 7 na SIM card na kailangan kong ipa-register. Okay, so ayan, makikita po natin Smart at saka Globe. Lutin po natin itong new.globe.com.ph. Click po natin itong I accept. So dito, i-type po natin yung number na i-register natin. Tapos i-click po natin yung register. Makaka-receive po tayo ng OTP dito sa cellphone. Tapos ilagay po natin dito. So kopyahin natin. Okay, next dito pilapan lang po natin. First name, middle name, last name, birthday. Tapos yung address. So ayan na, fill up na po natin pangalan at saka address. So pag okay na po yan, i-click po natin yung next. Okay, dito kailangan na po yung valid ID natin. So i-click po natin yung ID type. Pili po tayo dito kung ano yung ID natin. Tapos, dito sa baba, i-type po natin yung ID number. Pagka-enter po natin dyan, i-click po natin yung upload, take a photo. So, picturean po natin yung ating ID. Kailangan po malinaw yung pagkakuha. Ayan, na-upload na natin. Tapos, mag-selfie po tayo. Click po natin itong take a photo. Ayan, tapos yung camera, iharap lang po natin. So, tanggalin po natin yung salamin. Kung may salamin po tayo. Kung tama po yung pagka-selfie natin, mayroon pong lalabas na confirm. I-click po natin yan. Pero kung hindi po tama yung pag-selfie natin, wala pong confirm na lalabas. Click na natin itong confirm. So yan, okay na. Click po natin itong next. So dito, pwede po tayong mamili English or Filipino. I-check lang natin yung nasa box. Tapos submit. Registration complete. So ayan, so kailangan lang po nating i-screenshot po yung reference code. Ito po yung pinaka patunay natin na register na po yung SIM natin. So kailangan i-save po natin ito. Pa-register pa tayo uli. Click lang po natin yung register another number. Ayan. So ganun pa rin yung proseso. I-enter lang po natin yung SIM card number. Tapos meron tayong marireceive na OTP. Enter lang po natin dito. Bali, 4 na SIM na po yung naparegister natin gamit po yung pangalan ko. So mamaya po babalikan ko kayo para hindi po lalong humaba yung video natin. So titingnan po natin kung ilan ba ang kayang ipa-register sa isang pangalan lang. So bali, 4 na po yung na
pa-register ko gamit po yung pangalan ko. Okay? So ayan po, tapos na tayo magpa-register, no? Hanggang 5 lang po yung napa-register ko gamit yung pangalan ko. So bali yung ibang SIM card, sinubukan ko po yung pang-anim, hindi na po makaka-receive ng OTP. So bali tatlong SIM pa yung sinubukan ko, wala talagang OTP na matatanggap. Tingin ko po hanggang 5 lang po yung kayang ipa-register ng isang pangalan lang. So ito po yung napa-register ko, itong 5 pirasa. Ayan yung confirmation niya. Yung ibang cellphone na hindi ko pa napa-register, kay misis ko na lang po ipangalan. Okay guys, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po.